Atin pong talakayin po ngayon ng isang katanungan, ano po ba ibig sabihin ng ill-defined opacity is noted in the left midlang at hapo yung PTB sa left? Isa pong medical imaging test tulad ng X-ray or kaya CT scan, ang opacity ay tumutukoy sa isang bahagi ng imahe na hindi gaanong nagpapalabas ng radiation. Kaya't lumalabas itong mas madilim o mas maputi kumpara sa kapaligiran ng tissue. Sa kasong ito, ang ill-defined ay nangangahulugang ang mga hangganan ng opacity ay hindi masyadong malinaw o kaya hindi tiyak. Kapag sinasabing left-midlang, tinutukoy ito sa gitnang bahagi ng kaliwang baga. Kaya ang buong pahayag ay nangangahulugan na mayroong isang bahagi sa gitnang bahagi ng kaliwang baga na hindi ganong nagpapalabas ng radiation at ang mga hangganan nito hindi masyadong malinaw. Ano naman po ibig sabihin ng PTB left? Ang PTB, ito isang acronym para sa pulmonary tuberculosis. Ito isang infection sa baga na dulot ng bakterya na tinatawag nating Mycobacterium tuberculosis. Kaya kapag sinasabing PTB left, ibig sabihin may hinala na may tuberculosis sa kaliwang baga. Ano po ibig sabihin ng impression? Sa isang medical report, ang impression ay ang conclusion ng doktor batay sa mga resulta ng mga pagsusuri. Ito ay kanilang pinakamahusay na hula tungkol sa kung ano ang maaring maging sanhi ng natuklasan ng imaging. Sa kasong ito, ang impression na PTB left ay nangangahulugan ang doktor ay naghihinala ng hindi malinaw na opacity sa kaliwang baga ay maaring sanhi ng tuberculosis. Mahalagang tandaan, hindi tiyak na diagnosis. Ang impression ay hindi pa siyang tiyak na diagnosis. Kailangan ng karagdagang mga pagsusuri upang kumpirmahin ang diagnosis ng tuberculosis. At iba pang posibleng sanhi, bagamat ang tuberculosis ay isang karaniwang sanhi ng opacity sa baga, ang opacity ay tumutukoy sa isang bahagi ng imahe na hindi ganong naglalabas ng radiation. Kaya't lumalabas itong mas madilim o mas maputi kumpara sa nakapaligid na tissue. May iba pang mga posibleng sanhi tulad ng pneumonia o cancer o merong bara sa daanan ng hangin. Kailangan ho kumonsulta kayo sa doktor, pag-usapan ang resulta at ang iyong pagsusuri at sumusunod na hakbang. Kung may nakasaad na ill-defined opacity is noted in the left midlang at PTB left, ang resulta ng medical examination, mahalagang kumonsulta agad sa iyong doktor. Ang mga terminong ito ay kadalasang naugnay sa posibleng kondisyon ng baga tulad ng tuberculosis. Ito ay isang nakakahawang sakit na kadalasan nakakaapekto sa mga baga. Ang ill-defined opacity ay maaring isang indikasyon ng isang lesion o abnormalidad sa baga na maaaring may kaugnayan sa PTB or pulmonary tuberculosis. Ito ay isang nakakahawang sakit na kadalasan nakakaapekto ngayong baga natin. Kaya nga po yung ill-defined opacity ay maaaring isang indikasyon na isang lesion o abnormalidad sa baga na may kaugnayan sa PTB. Ang mari nating palawakin ang pag-unawa sa ill-defined opacity sa konteksto ng PDP. Ano po ba yung ill-defined opacity? Tulad ng nabanggit ko, ito isang termino sa radiology na tumutukoy sa isang bahagi ng isang X-ray o CT scan na hindi ganong naglalabas ng radiation, kaya't lumalabas itong mas madilim o mas maputi kumpara sa kapaligiran na tissue. Ang ill-defined ay nangangaluhugan ang mga hangganan ng opacity ay hindi malinaw o hindi tiyak. Sa isang ill-defined opacity, maaaring nagpapahiwatig ng isang tuberculoma, isang bukol na nabuo dahil sa infeksyon, o isang lukab o cavity sa baga na dulot ng pagkasira ng tissue. Bakit ito isang indikasyon ng PTB?
Ang tuberculosis ay nagdudulot ng pamamaga at pagkasira ng tissue sa baga. Ang mga nasirang tissue na ito, maaaring magpakita sila ng bilang mga opacity o imaging test. Ang hindi tiyak sa mga hangganan ng opacity ay karaniwang nakikita sa aktibong impression ng tuberculosis. Iba pang posibleng sanhi ng ill-defined opacity o kahit ng PT based ang karaniwang sanhi, mahalagang tandaan ang ill-defined opacity ay maaaring sanhi ng iba pang kondisyon tulad ng pneumonia, cancer sa baga, fungal infection, and blood clot. Bakit mahalaga tukuyin ang sanhi ng ill-defined opacity? Para mabigyan ng panggagamot, ang pagtukoy sa eksaktong sanhi ay mahalaga upang maibigay ang tamang paggamot. Ang paggamot para sa PTB ay iba pa sa paggamot para sa ibang sakit sa baga. At para maiwasan mo yung komplikasyon, ang maagang pantukoy at paggagamot sa PTB ay maiwasan mo ang pagkalat ng impresyon sa ibahagi ng katawan at sebranta para hindi ka makahawa. Ang karagdagang pagsusuri na pwede mong gawin yung sputum culture. Ito isang pagsusuri panghanapin ang tuberculosis bacteria sa uhog o kaya sa inilalabas mong lura. Pangalawa, biopsy. Kukuha sila ng isang sample ng tissue mula sa epektadong bahagi ng baga para masuri sa laboratory. Ang pagkakaroon po ng ill-defined opacity sa baga ay isang seryosong bagay na kailangan ng karagdagan pagsusuri at medical attention. Mahalagang kumonsulta sa isang pulmonologist para matukoy ang eksakting sanhi at makatanggap kayo ng tamang treatment. Mara rin itong maging tanda ng ibang mga sakit sa baga tulad ng pneumonia, cancer, at iba pang impesyon. Alam mo, napakahalaga nagtitake ng vitamin C Super B Complex dahil ito po ay nag-encourage po ng production ng white blood cells, ang vitamin C, tinatawag nating lymphocytes and phagocytes, tumutulong para protekta ng katawan panlaban sa impesyon, para lumakas ang ating depensa at para gumaling agad ang damage sa ating baga. Ito'y antioxidant, pinoprotektahan ng selula mula sa pinsala dulot ng mga free radical. Tumutulong ito sa production ng collagen. Ito'y isang uri ng protein, mahalaga sa kalusugan ng balat, buto, kalamnan, daluyan ng dugo at connective tissue. At pag nagtiteka ng vitamin C at Super B complex, nare-reduce ang panganib sa chronic disease like heart disease. Kaya ito po ay nakakabawas din ito ng uric acid level para ma-prevent ang gout attack, napi-prevent ang iron deficiency, nagbibigay daan sa pagpapalabas ng energy sa pamamagitan ng metabolism at sinusuportahan ng ating nervous system. Ang vitamin C Super B complex, kapakipakinabang ito sa hindi makatulog, sa mga na-stress, sa mga puyat, laging pagod at anemia. Dahil tumutulong ito sa production ng pulang dugo para magdala ng oxygen sa buong katawan. At nag-aambag din po ang vitamin C Super B complex sa kalusugan ng balat at buhok. Nirerekomenda po na inumin ng sabay ang Super B complex at vitamin C sa umaga, 30 minutes bago kayo mag-almusal. Paano nyo malalaman na kulang kayo sa Super B complex? Madali kang mapagod, manghina, kinakapos ng hininga, kabugan dibdib, wala kang ganang kumain, masaktang ulo, lagi may sigaw sa bibig, namamagaan dila, irritable, nadidepress, hindi natunawan, nagdadiarrhea, at nagkakaroon ng memory problem. Kaya para gumana ang ating nervous system, ang ating cardiovascular system, kailangan po ay meron tayong iniinom tuwing umaga, vitamin C Super B complex, 30 minutes bago po kayo mag-almusal. Ito po yung mga water-soluble vitamins, ibig sabihin, ito ay hindi naiimbak sa katawan. Kaya dapat everyday ay umiinom ka nito, na ilalabas yan kasama ng pag-ihi mo at pagpawis mo, no? Kaya kailangan po kung kayo ay merong problem, yung ating tinatalakay na problem sa lungs, kailangan po ay
ma-diagnose kayo kagad at magbigay ng tamang gamot, meron kang follow-up test, kailangan po ng x-ray, mga makumpirma yung opacity, masuri ang lawak nito, may CT scan para detalyadong image ng yung baga, yung sputum culture, matuko yung kung meron kang bakterya nagdudulot ng infection tulad ng tuberculosis. Sundin niyo po ang payo ang reseta ng doktor. Mahalaga sundan para matiyak mawawala ang impesyon. Napakahalaga na yung nirekomenda nilang gamot sa inyo, tuloy-tuloy niyong inumin. Para labanan yung mga natitirang bakterya. Kahit nararamdaman mo okay ka na, maaaring meron pang natirang bakterya sa iyong katawan. Ang pagtigil ng pag-inom ng gamot ay magbibigay ng pagkakataon na ang mga bakterya ay magiging resistant doon sa gamot mo. Kaya maluba, pagka meron po kayong malubang impression sa hinaharap, kaya kailangan po ay kumpletuhin mo yung dosage ng doktor. Kung bumalik po yung impression, maaaring makipagkita ka ulit sa doktor para makumpleto yung gamot mo. Kailangan po ang pagsunod sa tagubilin ng doktor, maiwasan ang komplikasyon. Paalala po sa crystal oil. Ang crystal oil, pahid mo saan mang part ng katawan mo na sumasakit. Tuhod, balikat, ulo, paa, mga kalamnan, ganon. At may arthritis ka, masakit ang ulo mo, nahihilo ka. Ang aroma po ng crystal oil, pampatulog. Kung barado yung ilong mo, naninikip ang dibdib mo, ihaplas mo lang yan sa dibdib mo, sa ilong mo, sa sintido mo, sa batok mo. At itong ating crystal oil na to, maganda sa ating kabag, pananakit ng tiyan, pagsusukat, pagduduwal. At ang crystal oil po, yung amoy niyan, hindi gusto ng lamok. Nagtataboy ng lamok yan. Kaya kung nangati ka dahil sa hagat ng lamok, pahiran mo lang ng crystal oil, mawawala. Ang isang supplement din po natin, activated charcoal. Ito po isang itim na pulbos na kuha sa kahoy at sa baon ng niyog. Ito po yung ginagamit sa nabisdisina dahil mayroong antibacterial properties to at nagbabawas siya ng pagmamaga. Ito yung nakakatulong sa pagbawas ng pamamaga ng tiyan, lalo na po kung kinakabag ka, sumasatan tiyan mo, nagtatai ka, at ito po'y nagpapaginhawa ng gas and bloating. Ito'y sumisipsip ng gas at toxin sa bituka, kaya pampabango din ito ng hininga, tanggal ang bad breath mo at masamang amoy ng katawan mo. Available yan sa Patnubay kung gusto nyo pong magpa-deliver niyan. Wala na po kaming outlet mula nung pandemic. Nagdi-deliver na lang kami pag may order kayo, i-chat nyo lang ako, mag-PM kayo sa Facebook page, Patnubay sa Kalusugan o YouTube. Ibigay nyo po yung detalyado, yung pangalan, yung address, kasama yung barangay, pati yung cell number nyo. I-deliver po ng rider sa tahanan ninyo, cash on delivery, i-charge po sa inyo ang shipping fee. Ngayon, kung gusto mong gumaling ka sa yung yield problem yung sa baga mo, napakahalaga po na meron kang sapat na pahinga. Kapag nagpapahinga ka, ang katawan mo ay nakakakuha ng pagkakataon mag-repair sa nasirang tissue ng iyong baga. Pinalalakas pa yung immune system mo, maayos yung mahalaga po sa panlaban ng impesyon, binabawasan ng stress. Ang stress, nakaka-apekto sa immune system at sa iyong kagalingan. Pag kayo po ay nakakatulog, nagpapahinga ka, nababawasan yung stress, napapabuti yung mood mo, nababawasan ang pakiramdam ng pagkapagod. At saka pag nagpahinga ka, ay ang nangyayari po ay naibabalik agad ang lakas mo. Kaya kailangan po meron kayong kapaligiran, yung kwarto nyo ay nakaka-relax, tahimik. Iwasan po yung mga stimulant bago matulog. Iwasan ng caffeine, nicotine at alcohol bago matulog. Pwede kayong magkaroon ng regular exercise tuwing umaga o sa bandang hapon para sa ganon ay lumakas ang immune system mo. At ang exercise, walking exercise, lumalakas na lang capacity mo. Tandaan,
ang sapat na pahinga, ito po ay at saka yung masustansyang pagkain, kinakain mo, pampalakas ng immune system yan. Yung mga diet mo na prutas at gulay, mga lean protein at whole grain. At saka inupay ng maraming tubig. Mag-stay hydrated kayo para malusin ang plema. Iwasan mo yung usok, pollution, nakakapagpalala ng lung condition mo yan. Maaring magpunta kayo sa mga dietitian para ma-personalize yung dietary advice sa'yo, depende sa specific needs and medical condition. Ang ating pong calcium magnesium, ito po'y napakaganda sa buto natin, sa ating kalamnan, at ito pong calcium na to, pangontra sa panghihina ng ating mga buto. Kaya habang tumatanda tayo, nababawasan ang kakayanan ng katawan na mag-absorb ng calcium. Magresulta ito ng osteoporosis at pagnipis ng mga buto. Ang calcium magnesium supplement makakatulong para lumakas ang ating buto, maiwasan ang panganib sa pagkabain ng buto natin. At ang calcium magnesium po, ito yung supplement na papanitili yung lakas ng ating muscle. Para sa mga lumalaking bata, maganda po may calcium para tapat para malusog ang paglaki ng buto at ma-develop ang potential ng kanilang taas. At maiwas yung osteoporosis sa hinaharap. At ang calcium magnesium po ay maganda ito sa function ng ating nerve, pag-regulate ng blood sugar. Ipaalam nyo po sa akin ang pangalan nyo, yung address nyo, kasama na po yung barangay, CP number nyo, kung gusto yung pa-deliver sa ating mga rider, no? Cash on delivery ito, charge sa nyo ang shipping fee. Iwasan nyo po yung self-diagnose, self-medication. Kumonsult agad sa yung doktor upang makuha tamang paggamot. Alam nyo, mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. Click nyo rin po yung bell para updated kayo sa aking health topics. Ganun din po sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Please click po yung follow, like, and share. Ngayon po, dadako tayo sa ating food for thought, John 16 verse 7. Subalit, dapat ninyong malaman ang katotohanan, ang pag-alis ko sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang tagapagtanggol kung hindi ako aalis. Ngunit kung wala na ako, isusugo ko sa inyo to. Sino po yon? Etong tagapagtanggol natin, ang Holy Spirit. Ang tinutukoy po ng Panginoon, yung Holy Spirit na isusugo niya sa atin. Pag dumating sa atin, ang Holy Spirit, ito po ang siyang ating guro. Siyang magbibigay sa atin ng pangunawa. Siya po nagbibigay sa atin ng kalayaan sa paggawa ng masama sa pamagitan po ng ating conscience. Babagabagin tayo ng Holy Spirit para makagawa tayo ng tama. Magandang gabi po. Nawa po ang pagpapala, patnubay ng Diyos ang sumatin, and God bless us all.